Sa inyo na po manggaling, attorney, para saan po ba itong 20 million? Would you confirm na meron po ba talagang ganito na inilabas o iniaalok po ang Kingdom of Jesus Christ? Well, according to the officers of the Kingdom of Jesus Christ, meron po. They are offering 20 million pesos to those who can provide information as to who gave the private money, you know, to Secretary Abalos, no? Ng 10 million pesos, no, para daw madakip si Pastor Apollo si Tibuloy. Kasi sa amin pong palagay, yung pagtanggap po ng pera sa mga pribadong mga tao ay illegal po pursuant to Republic Act 6713 Section 7B, no? And ang mga opisyal po ng Kingdom of Jesus Christ ay interesado kung sino itong mga pribadong tao na nag-raise ng pera para naman malaman nila kung anong ikinagalit nila kay Pastor Apollo si Tibuloy o ano ba yung mga pakay nila o may transaksyon lang ito kay Secretary Abalos kasi balak daw tumakbong Senador Secretary Abalos o ano ba. So gusto nilang malaman yun. At saka gusto rin nilang malaman kung sino yung makabigay ng impormasyon doon sa nagbabalak daw na patayin si Pastor Apollo si Tibuloy kasi may team daw na create na i-assassinate si Pastor Apollo si Tibuloy. So kung sino makabigay din ng impormasyon, kung sino itong mga inutusan at kung sino itong nag-atas na patayin si Pastor Apollo si Tibuloy ay yun po, meron silang pabuya na 20 million pesos po. Opo. Himayin ko lang, attorney, yung una po ninyo nabanggit. So yung una, yung balak ko natin is gusto natin malaman sino yung private donors, no? Na naging parte nung, kumbaga, naging bounty money na inilabas nga po o inaalok po ng DILG. So once nakuha po ninyo yung impormasyon ng mga taong ito, ano yung balak ko ninyo yung gawin? And ma-confirm. Yes. And ma-confirm. Plus yung ano, yung pag-create ng assassination team daw na papatay kay Pastor Apollo si Tibuloy po. Mm-mm. Oh, yun po. Okay. Dalawang matters po ito para mabigay yung 20 million po. Okay. Kasi ang ano namin, ang ano nila, gusto nila is malaman nila kung sino itong ano nag-create ng assassination team at sino itong papatay kay Pastor Apollo si Tibuloy. Opo. So yung ang ating pong pagtingin, yung sinasabi ho ninyo na assassination team or yung parang task force na inutusan, it will be the same people behind po doon sa nagbigay o yung mga private donors, one in the same lang ho yung nakikita nating persons? May reasonable grounds to believe daw na sila iisa lang daw ito. Although I cannot personally confirm that, no, kasi ako naman ay nag-aabugado lang. Opo. And I'm just relaying to you the information that was given to me and to confirm to you that that is true. So, meron kasing suspicion na yung mga taong nagbigay ng pabuya para madakip si Pastor Apollo si Tibuloy, mga private persons, ay siya rin mga tao na nag-create ng assassination team para patayin si Pastor Apollo si Tibuloy. Kaya nag-decide na rin yung COJC authorities na ano itaas yung pabuya to 20 million pesos po. Okay. Ever since po na ito inanunsyo ng Kingdom of Jesus Christ, I believe days ago lang ho ito, attorney, no? Meron na ho bang mga lumutang, may lumapit na nagbigay ng impormasyon sa Kingdom of Jesus Christ? Wala pa sa pagkakaalam ko po. Wala pa. So open pa po ito. Oo. Okay. At ang balak ho natin, attorney, if may magbigay nga po ng mga pangalan at ma-validate natin, ano yung next steps natin? May mga legal options ho ba tayo na tinitignan? That I will wait for my client's instruction, no? We are lawyers. We only follow the client's instruction. So if ever that would happen, I will await the instruction of my client concerning the matter po. Hindi ko sila pangunahan po. Okay, opo. Yung info on assassination team, saan po ito nanggaling, attorney? Marami na po yung mga ano, gusto ko sa Bisaya pa, mga humihong. Kaya gusto namin ma-confirm kung totoo ba talaga yan. And that can be confirmed also, naisipan namin, since ginawa ito, naisipan ng mga opisyal ng KODC na since ang DILG ang unang gumawa nito, baka makakuha kami ng confirmation if gagawin din daw nila ito. Kaya napag-isipan nila na mag-raise ng ganung amount po.
Opo. Yung validation process ito, attorney, syempre assassination team, yung nababanggit ho natin. Paano natin gagawin yung process of validation? Are we in contact with the Philippine National Police? Or do you even trust the PNP na pwede kayo matulungan sa validation? That is a matter to that is decided by my client. Sila naman eh, private sector naman sila, that they are not governed by any rules. Opo. Except the fact that if they feel that the information is A1, then they will decide as to the matter. Mm-hmm. Opo. Yung 20 million attorney, ay paano po ito nakalap? Saan po nanggaling yung 20 million attorney? Yung members ng KOJCs worldwide, no? They have about, as of the present, mga 7 million. So kung amot-amot or ambag-ambag yung mga miyembro, mas kitag 100 siguro kada isa, eh madali pong malikom po yun. Okay. Ano po ang, paano natin ipapaliwanag or i-describe, attorney, yung kumbaga sentimiento or yung moral or kaya yung mga pakiramdam ho ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ habang nagaganap po yung ganitong kaso po sa kay Pastor Apollo Kibuloy? Ano yun? Pasensya na, medyo maingay dito. Apo, ngayon po, no? Kasi habang gumugulong pa po yung kaso and then developing po siya, meron hong bounty kay Pastor Apollo Kibuloy. Paano ho ninyo maipapaliwanag, madidescribe yung kumbaga pakiramdam, sentimiento naman ng mga miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ at the moment? Well, they are sad but they are likewise hopeful that yung remedies namin na kasi lately attorney, kami para makuha yung information doon sa RTC Pasig. Opo, at ni-require na yung prosecution to comment on it within 5 days, no, from last Friday. So they are hopeful na baka mag-grant naman yun. Baka magkaroon ng milagro kasi may mga grounds din naman talaga na i-quash dapat yung information. So we are hoping on that and we pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala that it be granted likewise. Attorney, nung first time kayo na na-interview ko po sa programa, ang pinag-uusapan pa lang natin that time, no, you were telling me na illegal, in violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung private donors nga po, no, yung pagtanggap ng DILG. Meron po ba kayong any legal action na ginawa po doon sa inyo pong hinaing na ganon? Like, nagsampa po ba kayo ng reklamo? We already did. Mm-mm. We already filed the case before the Office of the Ombudsman against DILG Secretary Abalos. Ikaw palang una nagtanong sa akin, so sinagot kita. We already filed a case, criminal as well as administrative case before the Office of the Ombudsman. Yes, we did. Kailan po ito, attorney? As early as 2 weeks ago, right after the announcement was made. Opo. And so far, ano po yung tinatakbo nito sa Office of the Ombudsman, attorney? It is pending. It will be processed in the Office of the Ombudsman. And if the Office of the Ombudsman will find ground to operational their own rules of procedure, then they might require the Secretary of Interior and Local Government to answer the charges that we filed. Okay. Naku, abangan ho namin yan, attorney. At ngayon ko lang din ho narinig. Ikaw lang kasi nagtanong. Eh, wala naman nagtanong sa akin na iba. So, I will answer you. We already filed. Okay. Sige po, abangan namin at makikibalita kami from time to time, attorney. Baka may maging update kayo doon sa final po ninyo na reklamo sa Ombudsman. Okay. Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.